sabihan niyo po ng kind words. Okay? So, amen po. Magsimula na po tayong purihin ng Diyos. Pero bago po yan, tayong lahat ay kumikit at mananalangin po tayo. Father God, maraming salamat po sa hapon na ito na kami ay nagkatipon-tipon, Lord God, para muli kami, Panginoon, ay magpuri, magsamba at makinig ng iyong mga salita. Lubos po kaming nagpapasalamat dahil, Lord God, hindi po maglilikhad lang ang pandemya para kami, Lord God, ay sama-samang magpuri, Panginoon. Bagamat kami, Lord God, ay hindi sama-sama, pero Lord, pinagbuklod-buklod mo naman po ang bawat family para, Lord God, mag-unite, Lord God, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, as we start this afternoon, siyasatin niyo po ang aming mga puso, ayusin niyo po ang aming mga puso, at kung may mga hadlang, Lord God, ay alisin niyo po ito at bigyan niyo po kami ng pusong dalisay na handang magpuri, magpasakop sa inyo. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan at Lord God, maibigay namin ang pinakamainam na papuri, pasalamat, pagsamba. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you.
Thank you.
Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga disciple out there, and I hope you are already there as a family, o kung sino man yung pwede nating isama, which is member of our family. Okay? So kung hindi man, at least yung mga disciple ay nandiyan na sa kanya-kanyang bahay at ready na makinig ng salita ng Diyos. But anyway, ang araw pong ito, gaya na nabanggit sa atin, ay araw po ng mga nanay. And so today we celebrate, the whole world celebrate Mother's Day. Alam nyo, mamaya meron tayong papakitang video after this preaching o pagtuturo tungkol po sa parents. Mapapanood nyo po, at sana yung mga anak ay yung pangunahing dapat babati doon sa inyong mga nanay, kasi Mother's Day, pinagdiriwang natin yung araw ng mga nanay. Kaya kung hindi nyo pa binabate sa iba't ibang kaparaanan, kung may pagkakataon, I'm not saying, kasi iba-iba yung sitwasyon ko na nangyayari sa ating pamilya, hindi pare-pares maayos yung relationship, o kaya yung naging paraan ng paglaki natin within our family. So kung may pagkakataon, okay, kasama nyo, o nasa abroad sila, o somewhere else sila, batiin nyo sila. Anyway, ngayon naman ay hindi na mahirap ang pagbati, dahil kung hindi nyo mabati ng personal, batiin nyo sa Facebook o sa Messenger. So marami ng paraan ngayon para mapaabot nyo naman yung pasasalamat. Okay? So katulad nung anak ni Ate Glo, gumawa ng tula. Hindi ko lang alam kung paano niya inabot sa nanay niya. Pero pinusap ang Ate Glo, natuwa siya kasi siguro first time. Hindi ko alam kung first time yon na talagang gumawa ng tula. Ang ganda ng tula. Okay? So inalay niya ito, at yung tula ay alay sa nanay niya. So sa iba't ibang paraan, hindi naman necessary tula lang ang paraan para patiin niyo o parang i-appreciate niyo yung mother ninyo, mga anak. Eh kasi yung mga anak, dapat kayo pangunahing nakikita na bumabate, ha? Okay, yung mga asawa, babati rin yan doon sa kanilang asawa dahil nanay. Pero yung mga anak ang dapat pangunahin ngayon, na dapat nakikita, narinig natin na nag-appreciate sa kanilang mga nanay. So gumawa kayo ng mga paraan sa Facebook, sa Messenger, para batiin nyo sila. O kung may pagkakataon naman, batiin nyo sila ng personal, di ba? May napakasimple naman sabihin yung Happy Mother's Day, sabihin nila I love you. So, hindi ko lang alam kung nahihirapan nyo ipamagsabi ng I love you. Diba? Pero sabihin nyo yan. Okay, dahil unang-una, yung mga nanay natin, diyan kay galing. Ha? Lumabas kayo sa tiyan nila. Kayo yung kaduktong ng kanilang buhay. Kaya dapat, yung palang malaking bagay yon na ipagpapasalamat nyo. At dapat yung i-appreciate yung inyong mga nanay. So gawin niya mamaya habang ipapalabas ang video, maganda yung video about pasasalamat sa nanay. So kung katabi niyo yung nanay niyo, meron kayong cellphone o naka-internet kayo, meron kayong Facebook, gumawa kayo ng notes at sabihin niyo Happy Mother's Day. Amen ba? Amen. So mamaya papanood po natin yung medyo mahaba, dapat una natin pa kailan 5 minutes, baka kulangin tayo sa oras sa live. Okay? So ang ating pag-uusapan ngayon ay makikita natin sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Yan. So sige, punta po tayo sa Ephesians 6. Saan niyo po, Ephesians chapter 4, verse 6, ano ba yung sinabi ko? Verse 6 to, ha? 6, 1 to 4. Ha? 1 to 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Okay, sapagkat ito ang nararapat.
ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos ng may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Yan. So siguro up to 1 to 3 na kasi yung ang apat ay about naman sa magulang towards sa anak. Pero ngayon dahil sinag-uusapan natin ay yung nanay, so siya yung magulang, so yung anak sa magulang. So tingnan niyo po yung tatlong verse na yan, di ba? Sabi niya yung mga salitang sundin ninyo. Okay, both parents, nanay at tatay. Ayan, tinutukoy dyan. Tapos sinabi, igalang mo ang iyong ama, at dahil araw ngayon ng mga nanay, at ang iyong ina. Ayan. Ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, ano? Giginhawa, hahaba ang buhay mo, gaganda ang buhay mo pag marunong kang gumalang sa iyong mga magulang. Okay? So, let's proceed. Yan. Love your parents. Children, love your parents. Love your father. Love your mother. As a children of God, we aren't just called to obey our Father in heaven. Hindi lang daw po bilang mga anak ng Diyos ang dapat nating sundin ay yung Ama sa Langit. Kasi yung Ama sa Langit, di mo nakikita yun eh, di ba? Amen? Sino nakakakita sa Ama sa Langit? Wala. Pero, inutos ng Bible, sundin mo yung Ama. Kung bilang isang Kristiyano, naging masunurin ka sa Ama, so sabi ng Bible, hindi lang dapat yung Ama sa Langit ang ating susundin, kundi tayo'y tinawag din para sundin ang ating mga earthly parents, tatay at nanay natin dito sa lupa. Yung nanay at tatay mo sa lupa, lalo na yung nanay mo, nakikita mo yan eh. Kasama mo yan sa bahay. Diba? Araw-araw, kung buo yung pamilya nyo, magkasama kayo sa bahay araw-araw. Yung ating Heavenly Father, anywhere, nandun siya, nasa puso mo siya, pero hindi mo siya nakikita. Kaya ang utos, hindi lang ang Ama sa Langit ang dapat mo susundin, kundi maging ang iyong mga earthly parents. Our parents have been placed as our guide. Okay? Sila daw ay nilagay sa buhay natin, binigay tayo sa kanila para maging, siguro kung lumabas ka tapos wala kang magulang, sino gagabay sa'yo? Diba? E diba, sakali ka naman lumabas, doon kasi nila. O siguro yung mga aso, pusa, parang si Tarzan, diba? Sa bundok siya doon na lumaki, nung sinilang siya, baby siya, sa bundok siya lumaki, kaya mga kasama niya, mga hayop. Okay? Kung ano yung habitat doon, kung ano yung kultura ng mga hayop, kung ano man yung mga kaparaanan, lumaki siya sa gano'n, pati yung pagsasalita niya, hindi normal na katulad ng lingwahe ng tao, diba? So, inilagay ang mga magulang, ibinigay sila sa atin, para maging mga gabay, mga tagapagturo, and the people we are to submit. Yan. So, nilagay sila sa buhay natin o dumating tayo sa buhay nila okay, para turuan tayo mag-submit. Kasi kung ikay ba ka Diyos, nagsasubmit ka sa Diyos, tapos hindi ka nagsasubmit sa parents mo, eh parang hindi totoo yung submission mo sa Diyos. Kasi yung Diyos, nakikita mo siya. Ay, hindi mo siya nakikita. Sinusunod mo, tapos yung earthly parents mo, hindi mo naman sinusunod. So, anong ugnayan ng dalawa? Parang alayo, di ba? So, parents have the responsibility of raising their children
up in the right way. So, yun ang katungkulan ng magulang. Palakihin yung mga anak nila sa tamang landas. One way that we can express our love is in obeying your parents and respecting them. Wala namang magulang nagtuturo ng masama sa anak eh, di ba? Lahat halos. Eh, may mga exemption din. Meron din mga nagtuturo masama sa anak. Pero hindi marami yun. Ilan lang. Okay? Pero halos lahat. At kung titignan mo, iisipin mo, lahat ng magulang, walang nagtuturo sa kanilang na masama sa anak. Na hindi lang tinuturo ang masama. Laging ang tinuturo niya, nag-aral man yan o hindi, laging good values ang tinuturo. So dahil yun ang tungkulin ng magulang, talagang palakihin ang mga anak in the right way. Yun yung responsibility niya. So this can be a little tricky. Believer and your parents are not. Sa ganyan mga circumstances, okay, circumstances, respect them and still love them. Okay? You do not need to treat them harshly. Okay? Or coldly. Huwag nyo silang i-treat ng harsh at malamig. Yung malamig yung parang wala kang kabuhay-buhay na anak na nun. Wala kang ka-feeling-feeling. Pag nag-birthday, hindi mo malambatiin. Di ba? Nag-anniversa silang ng tatay nanay mo, hindi mo malang binabate. Wala, parang wala lang. Parang nasa isang bahay kayo, parang you don't care about each other. Mali po yun. Kasi ang sabi po ng Bible, love and respect your parents. Okay? Yun ang sabi ng Bible. Di ba? So how will they be ministered if you are antagonistic towards them? So sa ganyan circumstance, you have to be wary of what you choose to listen to and what you do not listen to. So if any of their instructions are not of God, alam mo, yung kanilang instruction hindi galing sa Diyos, lovingly decline. Kung sakali naman nakakato, parang yung pamamaraan nila ay hindi na maka-Diyos. Mga salita nila towards yun, hindi maka-Diyos. Hindi pa rin ibig sabihin naman ang babastusin mo na sila. Lovingly decline kung ano yung maling sinasabi nila. Hindi yung parang for a while nakalimutan mo, magulang mo sila, di ba? Yung biglang parang parehas na lang kayo kung magsalita ka sa kanya. So sabi ko ng Bible, lovingly decline. Okay? Just because you and your parents have a difference in belief. Okay. Kung nakataon may pagkakaiba kayo ng paniniwala, it does not mean that you need to cut them from your life. Okay ba? Kung ikay Christian, sila hindi Christian, ako sila Christian, ikaw hindi Christian, eh hindi naman naputol yung pagiging magulang at anak ninyo, yung relationship na yon. Magkaiba lang kayo ng paniwala, iba lang yung paniniwala nyo sa Diyos, pero hindi ibig sabihin, hindi mo na siya magulang. At hindi yun dapat napuputol. Okay? Sa buhay mo, kasi magulang mo pa rin siya. Di ba? Magulang mo, lumabas ka sa kanya eh, sa nanay mo. Sila yung pinagkatiwalaan para alagaan ka, palaking ka. So nagkaiba lang kayo ng mga pananaw, paniniwala, pero it doesn't mean that you need to cut them from your life. Okay? So dapat noon, panalangin mo sila to them when and continue to love them. Continue to hope that they will become compelled to give their lives to Christ. So pinag-usapan natin dito kung sakaling hindi believer yung magulang, ikaw na una. Okay? So, hindi ka dapat mawala ng respeto at pagmamahal o sumunod pa rin sa magulang mo kahit sila hindi believer. Kasi isang paraan din para mawin mo sila, ipakita mo na kahit ganun sila, ay yung pag-ibig ni Kristo ay kaya silang mahalin, kaya silang unawain at tanggapin at hindi maapektuhan ang relationship mo sa kanila bilang anak. Diba? Much more that you show your fruit of love because yun ang utos si Kristo, di ba? Sabi niya nga, maging ilaw ka ng sanlibutan. Eh siyempre, nasa kadiliman sila. Di ba? Ikaw yung anak, maliwanag ka. Natanlis sila kung madilim din yung buhay mo. Depende. Pero kung malinis ang
buhay mo dahil tinanggap mo si Christ. Hindi naman na talaga nangyayari, nagiging malinis ka. Much more that you have to show the fruit of love to your parents, to your unbelieving parents, para mawin mo sila. So itong utos ito is for the people who have loving and godly parents, anyone who has not the opportunity to have such parents or have come from abusive home, iba-iba eh. Iba-iba yung ano, iba-iba yung pangyayari sa pamilya, hindi pare-parehas, maganda ang takbo ng pamilya. Meron iba, magkakahiwalay. May iba, inabandon yung anak, di ba? So, ano pa man yung mga ganyang pangyayari, of course, ang kailangan lang na eh, pagkatiwala mo sa Diyos, di ba? Kung sakaling, if you belong to a family na hindi maayos, hindi maganda yung naging pangyayari sa mama mo o sa papa mo, o kung maganda man yung nangyari sa pamilya niya, maganda ako, parang buo kayong pamilya. Okay? It doesn't matter. As long as nakakilala ka kay Lord, doon ka magsisimula para ayusin. Kung ano man yung, syempre, kung nakaranas ka na hindi maganda, masama loob mo, di ba? Iba yung pananaw mo, iba yung thinking mo, iba yung tingin mo na sa kanila pagka, dahil kasi pinabayaan ka kung ano man yung ginawa nila. Okay? So, bilang hindi pa nakakilala, maaaring ganun yung pananaw mo, ganun na ramdaman mo. Pero kung ikaw nakakilala, babaguhin mo na yon, di ba? Matututo ka na magpatawad. So kung hindi man mabalik o hindi man sauli, dahil imposible na, ang mahalaga nun, na itiwid mo yung pananaw na nagalit ka na ayaw mo na silang patawarin. Di ba? Dahil kung nung naging Christian ka, dapat natuto ka magpatawad kahit ano pa nangyari. Amen? Naintindihan niyo ba, mga disciples? Amen? So, mahirap sa camera lang ako talaga lang gusto ko. Nasa pulpit ako. Amen ba? Yan. Okay. So, our point here is the main essence of this commandment is to love our parents with the love of God. Yan yung essence yan. We will end to this, no? Na mahalin natin ang ating mga magulang base sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? So, yung love ni Lord na napasa sa atin dahil tinanggap mo si Jesus, na si Jesus pumasok sa iyo na siya talagang pinanggagalingan ng pagmamahal na totoo, eh yun yung pagmamahal na ituturing mo na sa kanila. Diba? You have to forgive them kung hindi man maganda yung ginawa nila sa iyo. At kung sila naman ay maayos ang ginawa, lalo mo silang mahalin. Lalo mo silang galangin. Lalo mo silang sundin. When we do so, we are doing godly thing. Pag ginawa mo yon, ginagawa mo yung maka-Diyos na gawain. Kasi yun yung utos eh. Love your parents. Alam nyo, pag ikaw ay nagmahal at rumispeto, sumunod sa magulang mo, pahahabain ang buhay mo. Ganda, no? Eh, paano lang pag hindi ka sumunod? Ay, madali ka mamatay. Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh, di ba? Madaling bawiin yung buhay mo pag hindi ka sumusunod sa magulang mo. Bata ka pa, pwede ka pang mamatay. Diba? Kasi siyempre, yun yung consequence eh. Kasi utos yung mahalin mo, igalang, sundin ang magulang. So, nagiging maiksi ang buhay pagka hindi sumusunod sa magulang. Amen! At kung wala ka mang magulang na ituturing, kasi maaaring iba yung sitwasyon, hindi maganda yung pangyayari sa nakaraang buhay ninyo. Meron ka namang God the Father. Meron kang ibibigyan ka ng Diyos ng mga spiritual parents, di ba? Na sila ang tutulong sa iyo para maayos yung pangit na nangyari, maituwid, maiguide ka rin sa tamang landa. Eh, doon mo i-express ngayon yung pagsunod sa kanila. Di ba? Kasi wala na, ba? Wala na yung nanay, tatay mo. Imposible na. So, God will lead you and will give you to someone that will guide you as your spiritual parent. So, doon may express ngayon. Diba? Doon nga sa ating encounter, ginagawa natin yan, di ba? Parang yung nanay mo yung kaharap mo. So, ipapakita mo sa kanya kung kailan huming ka tawad, hingi ka ng tawad. Kung kailan yakapin mo siya, yakapin mo siya. So, pag binigyan ka ni Lord ng ganong parents, spiritual parents, so, doon mo ngayon ipakita yung pagbabago
kung sakali mo namuhi ka dun sa magulang mo na hindi nakagawa sa'yo at wala na sila, dun mo naman sa spiritual parents pakita mo. Yung hindi mo nagawa, gawin mong sumunod. Kasi yun ang utos eh, kung sino man yung magiging magulang mo. Kasi hindi naman ang pagiging magulang eh sa dugulang. Diba? Pwede magkaroon ka ng magulang na mamahalin ka rin ng parang totoong anak. Okay? By heart, hindi by blood, but by heart. So, yun ang ibinibigay sa iyong magulang. So, i-show mo sa kanila, kung naging Christian ka na, ipakita mo sa kanila yung hindi mo nagawa. Okay? Kaya mga anak, dahil ngayon ay araw ng mga nanay, okay, kung kailangan mo humingi ng tawad, may nagawa kang hindi maganda, hindi mo ginalang na pagsalitaan mo yung magulang mo all your life para hindi ka sumunod. O kung sumunod ka man nung maliit ka, bandang lumaki ka, naging suwail ka, ito yung panahon. Okay? Narinig mo ang salita ng Diyos, di ba? Na humingi ka ng tawad. Isauli mo, iayos mo uli yung hindi magandang nangyari sa inyong relationship. Okay? So, habang pinapanood natin yung video, okay, tumawag ka na. Kung katabi mo nanay mo, yakapin mo na. Batiin mo. Maggumawa ka ng status mo o kayo, ng statement mo sa iyong Facebook at iparating mo naman. Di ba? Amen? Batiin nyo sila. Alam nyo, minsan, o minsan naman, hindi naman sila marunong bumasa sa Facebook, hindi sila marunong bumasa sa ano. Di personal, batiin mo sila sa araw na ito. Alam nyo, napakaganda kapag gano'n ang ginawa natin. Yan ang isang paraan, bagamat gesture yon, pero all your life at tinuturo sa atin, sumunod tayo sa kanila. Amen? Yung mga pagbati ng ganyan, expression lang yan. Pero mapapatunayan mo yung expression na yun by respecting, by loving, and obeying them as your parents. Gawin mo naman yun sa buong buhay mo. Habang buhay sila. Kasi pagpatay na sila, tsaka ka iiyak, ay nako, wala na. Hindi na nila maririnig yung I love you. Maraming ganun eh. Di ba sasabi pa, nanay, sasama ko sa hukay. Tulak mo yan. Sasama ka sa hukay. Nung buhay, hindi mo masabi I love you. Sa hukay, sasama ka. E di sige, pwede ka isama sa hukay. Tutulak ka. O, di ba? Kasama ka tatabunan ng lupa. Hindi sa panahon na patay na sila. Ngayon, hanggat buhay sila, sabihin mo yan. Gawin mo ang utos. Love, respect, and obey your parents. Yung tatay mo at yung nanay mo. Dahil araw ng mga nanay ngayon, sa kanila mo sabihin ngayon yan. Amen? Sa kanila mo pakit. At hindi lang ngayong araw nito mo gagawin. Dapat all your life. Buong buhay mo, abang buhay sila, abang buhay ka. Ipadama mo ang pagmamahal, pagsunod mo. Dahil pahahabain ng Diyos ang buhay mo kapag minahal mo, sinunod mo, at nirespeto mo. Alam mo, magiging magulang ka rin balang araw. Marami tayo nakita sa Facebook, di ba? Yung mga magulang nila, pagmatanda na, pinapalo. Alam nyo, uulit sa'yo yon. Pag nagkaroon ka ng anak, ganun din yung gagawin sa'yo. Kaya nga kung ginawa mo sa magulang mo ngayon na minahal mo siya habang buhay, sa buong panahon na kasama mo siya, yun din yung gagawin ng mga anak mo sa'yo. Amen ba? So, ang mahalaga dito, sinasabing, the essence of this commandment is to love our parents with the love of God. When we do so, we are doing godly thing. Maka-Diyos yung ginagawa mo kapag ginawa mo yan. So, I hope may naunawaan tayo sa ating unang pag-aaral about loving our parents. At ngayon, dahil nanay ang pinagdiriwang, mahalin mo yung nanay mo. Ha? Karugtong yan ng pusod mo. Ano yung pinagdiriwang yung sinabi ko? Eh talagang totoo naman, nung nasa loob ka ng tiyan, nakadugtong sa nanay mo, yung kinakain mo doon, yung mga sustansya na siya, sa kanya nang gagaling yun, binibigay sa iyo sa loob. O, karugtong talaga ng buhay mo ang nanay mo, kaya mahalin mo sila. Amen? So I hope yan natutunan kayo mga anak out there, nakikinig, o kung hindi man natin kasama sa church, mga anak kayo, nakikinig kayo, yun ang utos ng Biblia, love your parents, love your mother, love your father.
Okay? God bless you. Panoodin po natin itong ating video bilang tribute sa mga nanay. Masasalamat.
Okay. Back. Again. Eh, napanood nyo ba yung video? Napanood nyo ba yung tribute video para sa mga sa nanay? Okay? So, pwedeng yung mga kataga, ilan na panood nyo sa video mga kataga, eh, pwede nyo pong sabihin sa mga nanay nyo yan. If you go home, nandun yung nanay nyo, batin nyo. Kung wala naman, kung nasa abroad or wherever, kung talaga wala na, express nyo na lang kay Lord. Okay? Sana Lord ay nanay din nanay ko. Okay? So, ikaw na lang po magparating. Hindi natin alam kung paano makakarating yan. Pero, ang mahalaga lang, whatever, nandun doon na rin yung pagpapatawad kung ano may nangyari. Ngayon, kayo namang may mga opportunity gawin yan, ay sabihin nyo, kahit small words o kahit yakap lang yan, kahit yan ay hug lang o sabihin mo lang na mahal mo siya, okay? O kaya sa Facebook na lang o sa Messenger, pwede naman. O may pagkakadot yung pag-pray mo rin yung nanay. Basta, in whatever ways, as long as you can express, you are able to express, you still have time and opportunity to express, gawin mo yan habang sila'y buhay. Yun lang po yung point natin dyan. Amen? Okay, so tayo po ay papatungo na sa ating main course ng pag-aaral ng Salita ng Diyos para sa ating Cell Sunday Worship Celebration. But before that, dahil meron isa tayong disciple na sa araw na ito mismo ay nagdidiwang ng kanyang 16 na taon na kaarawan. Yan. Okay? So, ang pangalan po niya, ganda ng pangalan niya, ha? Okay, wag yung aka ng alias niya, kundi mas magandang tawagin niyo siyang, ang pangalan po niya ay Leonard Asilo. Okay? Araw po ito ay nagdiriwang si Leonard ang 16th birthday niya. Online pa at FB live stream. Kasi kadalasan live natin sa church binabati. Ngayon live. Okay, pwede ba natin tawagin si Leonard? Teka. Halika dali, Leonard. Sandali. Leonard. Papalapit din si Leonard dito. Sige na. Leonard, alika dito sandali. Okay ka, nakikita ng tatay mo. Kamay ko sa pelo mo. Dito ka, dito ka. Alika. Harap ko sa kamo. Wala ba upuan? Hindi mo ka upuan kasi hindi ba level mo. Yan. First time po. Online, babatiin natin. At ang buong mundo ay makikiawit. Tanggalin mo yung sumbero mo. Ayan. Pwede ba tanggalin mo yung sumbero mo? Makaharap mo lang yung mukha ba yan, Papa? Ayan. Diba? So, Leonard, ilan taong ka na ngayon sa araw na ito? Sabi mo sa kanila, face. Okay, sige. Awitin natin siya ng happy birthday song, okay? Lakasan na lang natin, ha? Okay. Everybody will sing happy birthday at kayo mga nandyan, makiawit po kayo at batiin niyo siya mamaya kahit sa paraan ng messenger lang na happy birthday. Sige po. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! God bless you. Mamaya ka lang namin pagpipray, ha? Sa ating after the live, no? So, ito po si Bibi. Pakita mo mga mabiboy. Yan. Si Leonard Asilo. God bless you. Thank you, ha? So, batiin nyo na lang po yung ibang mga makikita siya mamaya. Batiin nyo ng happy birthday. Okay? So, tayo po ay magbukas ng ating mga Bible sa 2 Timothy Chapter 4. Yan,
2 Timothy chapter 4. Chapter 4, verse 2. So, pwede naman natin simulan. Okay, verse 2. Mula sa pasimula. Sa harap ng Diyos at ni Kristo, Jesus na darating bilang hari at ahaton sa mga buhay at mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan, okay, ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Merong isang mas magandang salin, ano? Ganun po natin, ha? Okay. So, ASND ang version. Sabi dito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Maganda-ganda yung salin nito. Parang kung ba sa ating kapanahonan, ito yung magandang, mas padali natin maunawa ang salin. Okay? So dito po, gaya ng ating mga pinag-aralan ng mga nakaraang gabi, sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Alam nyo, kahit po si Paul ay nasa loob ng kulungan, yung mentoring niya sa kanyang mga disciple, eh nagtutuloy-tuloy. So sabi nga natin, hindi naging hadlang yung kanyang pagtuturo dun sa mga alagay. Kasi hindi ibig sabihin, tinalaga niya na si Timoteo para maging pastor dun sa isang sinimulan niyang church, eh hindi na itutuloy yung mentoring. Tuloy-tuloy. So suppose sabi dapat personal, katulad ng ginagawa natin sa church, di ba? Personal tayo nagdi-disciple. Personal tayo nagme-mentor. Kaya lang kasi, nangyari nun na padlock o si Paul ay nakulong dahil sa pangangaral. So, ibig sabihin, hindi niya na magagawa yung personal na pag-mementor o pagtuturo o pag-admonish kasi nga, nasa kulungan siya. Pero kahit po ganun ang nangyari at ganun ang sitwasyon, hindi rin po napigil si Pablo o hindi naging hadlang ang pagkakabilanggo niya para hindi niya magampanan yung kanyang pagme-mentor at pagdi-disciple sa kanyang mga lang. Kaya nga po, itong binasa natin ay sulat niya kay Timoteo. Alam nyo, doon sa kabuuan ng sulat niya, 2 Timothy 1 and 2, talagang napakarami pong mga tagubilin. Talagang binigyan niya ng maraming input, maraming pangaral, instruction, kung ano ang dapat gawin ni Timothy bilang isang bagong maglilingkod sa iglesia. Kasi si Timothy po ay disciple ni Paul. Nung sila'y nagsisimula pa lamang, talagang tinuruan niya ito. Tinirain niya, di-disciple. Kaya lang, dahil nga po sa pagkakakulong, so it's about time, lahat po ng mga alagad na tinuruan niya, hindi lang naman si Timothy, ay tinalagan niya na doon sa mga iglesia. At itong letter nito ay para kay Timothy. So, dito binasa natin sa 2 Corinthians, itong verse na ito, and I suggest basahin niyo yung buong chapter, yung buong 2 Timothy chapter 4 na yan, o the rest pa, yung mga previous, para makuha niyo yung whole context ng mga sinasabi ni Paul kay Timothy. So, dito sa particular verse to na ito, sabi niya, maging handa ka sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon, in whatever season. Sabi, be prepared, okay, sa pangangaral ng salita. Kasi siyempre, hindi naman lahat ng panahon o mga nangyayari pare-parehas. Diba kasi, katulad ng church, panahon matino
ang mga nangyayari. May mga pagkakataon sa buhay ng mga disciple, hindi rin matino. Paiba-iba yan. Diba? Amen? Walang sinsarap pag nangangaral ka, pag lahat sumusunod. Diba? Pag maganda ang nagiging takbo, smooth way, ang nangyayari, ang sarap pangaral. Ang pinapangaral mo madalas yan, ini-encourage mo, ina-admonish mo. Eh what about kung dumating na ang season ay umikot sa hindi magandang nangyayari? Kasi ganyan ang church eh. Diba? Sa buhay ng mga disciple, iba-iba ang mga nangyayari. Meron yung talaga umuusad, umuulad, nagpapatuloy hanggang sa ma-maintain nila, masustain yung kanilang maturity. Meron namang nag-mature, tapos bumagsak pa. Meron namang hindi pa nagmamature, bumagsak na. Meron namang hindi pa nagsimula at hindi natapos, natapos agad. Iba-iba. But generally, kung ang mga pangyayari sa season ay maayos ang nangyayari, so it's easy at talagang ang lahat ng pangaral mo dyan yung pagpapalakas. E paano kung dumating ang sandali na ang pangyayari ay hindi maayos sa church, sa buhay ng mga disciple? So anong gagawin mo? Dito sinasabi ni Paul, maging handa ka. Hindi ka lang dapat tagapangaral sa isang kapanahunan. Dapat bilang mangangaral, handa kang mag-address kung ano man ang kinakaharap na kapanahunan. Be prepared, sabi niya, to preach the word in all kind of season. Diba? So, syempre, darating talaga yun, diba? Pag una, masaya kayo, tapos nagpo-falter yung mga buhay ng disciple, anong gagawin mo? Masaya pa rin ba kayo? Hindi ka nalang kikibo, magbubulag-bulagan ka, o papabayaan mo na lang siya na kung ano yung gusto niyang gawin para hindi lang masaktan. Baka isipin mo, lumaya siya sa church. Sabi mo, di ako mangangaral ng masakit kasi pag diniretsa ko to, baka hindi na ibigay yung tithes. Diba? Eh dito sinasabi ni Paul, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Kung ano ang sitwasyon, yun yung pangangaral mo. Diba? If they need to be encouraged, encourage them. If they need admonition, admonish them. If they need hope, preach the word of hope. If they need correction, preach correction. Hindi ka mangangaral sa isang panahon lang o kung ano lang yung nangyayari. Kasi nga, hindi mo masasabi na ang nangyayari sa buhay ng church ay iisa lang. Nagbabago-bago yan. Depende yan sa nagiging response at pagsunod sa Panginoon. Sabi niya nga dito, di ba? Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain. Diba? If you can see your people doing wrong, pagsabihan mo sila. Preach something that will correct them from their wrongdoings. Diba? Kasi ang mahirap yan, pag ikaw ay mangangaral, isa kang pastor na parang ayaw mong mawala sa church. Siyempre, lahat naman tayo ayaw natin mawala kung as much as possible. Gusto natin ma-maintain. Okay? Mapanatili natin yung ating mga tupa o yung ating mga anak sa pananampalataya. Kaya lang, dahil sa pagbabago ng season, siyempre, maaaring nahulog. Okay? Para natatakot tayo mangaral about the wrongdoings na ginagawa nila. Kasi maraming ganyan nangyayari ngayon. Parang, dahil malaki mag-tight sa church, ang laki na binibigay simbahan, ayaw na lang magturo ng tungkol sa pag nagkakamali yung member na yon na nagtatight sa malaki, kasi baka lumayas. Di ba? Mas inisip pa nila yung tights kesa dun sa maayos yung buhay ng mga disciple na nagkakamali. Di ba? E dito sabi ni Paul, maging handa ka sa pag-aral ng salita sa anumang panahon kung dumating ang panahon na nagkaroon ng ganong maling gawain, sabi niya.
pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain. Tell them kung ano ang sinasabi. Huwag yung salita mo. Ang sasabihin mo sa kanila, yung salita ng Diyos. Tell them na ito ay hindi gusto ng Diyos. Na ito ay kailangan bitiwa ng isang gumagawa kasi nga hindi kalooban ng Diyos. Kailangan tahasan at buong katapatan na papangaral mo ang ganitong maling ginagawa. Then, hindi lang naman yun yung dapat mong gawin. Lagi mo ipokorek. At sabi rin niya, patatagin mo naman ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pag... So it's a balanced thing. Diba? Pinapatatag mo sila, palakasin mo, baka mamaya, correct ka naman ang correct, hindi mo naman din sila dinidisciple. Diba? Hindi mo rin naman sila minamala o inaalagaan. O di kaya, alaga ka ng alaga, pero pag nagkakamali, hindi mo rin naman sila... So, imbalance yun. Dapat both ways. Diba? Aalagaan mo sila, matyaga mo silang tuturuan, okay? At talagang patatatigin mo yung faith nila, pero pag dumating yung point na nagkakamali sila, kailangan mo silang turuan din ng pagtutuwid para maayos. Ang purpose naman kasi noon, hindi naman para saktan pa sila o sila'y parang lalong ibagsak, kundi ipinapaalam kasi kailangan malaman din yung katotohanan. Kasi maraming ibang Christian, akala nila, sabi nila, ang Diyos mapagmahal, puro pagmamahal na lang. Nakalimutan nila na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Na kapag nagkakamali ka, ayaw mong gawin o ayaw mong umalis sa kasalanan, parurusahan ka din ng Diyos. So, yun yung sasabihin mo. Kailangan baguhin mo yung isip mo kasi pag hindi mo binago, you will receive the consequence of your wrongdoing. Yun yung papaalam mo na hindi gusto ng Diyos ang maling ginagawa. Tell them the truth. Yes, ang truth. Masakit yan. Diyan marami nasasaktan sa truth. Kahit sino naman, basta sinasabing truth, talagang umaaray. Diba? Parang kung may sugat ka, siyempre, pag nahipo yung sugat mo, nasasaktan ka. Kung may sugat, merong talagang problema, pag narinig ang totoo, nasasaktan yan. Eh, sabi ni Paul, in season or in out of season, preach the word. Diba? Minsan parang, ako, halos lahat, kalahati na aking ano, puro gumagawa ng mali. So, preach the word. Ano man yung sitwasyon na nangyari sa buhay ng iyong mga disciple. Mas kailangan na marinig nila at maiparinig mo sa kanila ang pagsasaayos na gusto ng Diyos na gawin sa kanila. Kesa sa mahal mo nga sila, ayaw mo silang mawala at masaktan, mapapahamak sila. Amen? Yes, when you preach the truth, it will hurt them. But it will save them if they will respond to the truth. Kesa sa hindi mo sinabi yung totoo, dahil natakot ka mawala sila, may panalagutan ka sa Diyos at they will perish because of what you have done. Yun ang sabi ni Paul, ipangaral mo in season, in all season. Ano man ang nangyayari o ano ang kailangan na sabihin mo, yon ang sabihin mo sa kanila. Kasi maililigtas mo sila kapag natamnan mo sila kung anong tama. Kesa sa wala silang choice na pagpipili, namumuhay na nga sila sa kasalanan, wala silang narinig na katotohanan para maituwid yung maling ginagawa nila, mapapahamak sila. Pero kung meron silang balancing narinig, amen? Nasa mali sila, narinig nila na ayaw ng Diyos yun at kailangan nila magbalik loob, the Holy Spirit will work thoroughly in their lives para to convince, to persuade, until they change their mind and choose what is God's will. Kesa sa hindi mo ipinangaral na natakot ka. Alam mo, huwag kang matakot. Diba? Yun yung katungkulan mo kung nangangaral ka, kung yung pinagkatiwalaan na mag-alaga ng mga kalin, yun yung katungkulan mo yun. Mahalin, turuan ang buong buhay mo sila at i-correct mo sila
dalawa yung ginagampanan mo. Hindi lang mo sila mamahalin. If they get things wrong sa buhay nila, you would do your part to correct them. Maaaring hindi ka magugustuhan for perfection kasi bumboy, parang love mo sila. Pero kailangan mong gawin yon lovingly at sa paraan na gusto ng Diyos. At hindi ka naman parang magagalit sa kalat kasi galit ka lang. Kaya ka nagagalit kasi mali yung ginagawa. Nagagalit ka sa mali. Pero you love them in spite of. Amen ba? So meron ba kayo naunawaan po sa ating pinag-uusapan sa hapon? Sino magsasabing amen? At yung mga nandiyan po sa bahay, magsabi kayo, mag-comment kayo ng amen if we understand at nakakasakay po tayo, taunawa natin ang mga salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon. Para po sa atin lahat yan. Amen? Na gusto ni Lord, magamit tayo ng tama. Diba? Gampanan natin ng tama ang mga tungkulin, okay? Ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. At kahit hindi naman tayo mga ngaral, di ba? Bilang isang kapwa mananampalataya, siyempre kapatid mo yan. Kailangan mo rin gampanan yung ayusin siya kung alam mong nakakamali. Huwag tayo magbingi-bingihan. Huwag natin i-ignore kung ano yung nakikita natin. Kailangan i-correct natin sila. Huwag natin, kung hindi sila nakinig sa atin, meron naman sinasabing procedure dyan ng Bible, di ba? Kung hindi nakinig sa'yo, magsama ka ng isang witness na magsasabi at patutuhanan yung sinasabi mo. Kung hindi pa rin sila nakinig doon sa witness mo, isama mo yung mga taga-church, sabi mo sa church, eto po ang ginagawa, ayaw makinig sa amin. So yung church na ngayon na magdi-deal sa kanila. So step by step naman yan. Ang mahalaga lang doon, gusto mong iligtas siya sa kapamangan, kaya mo gagawin yon. Amen? Pangangaral, tuturo mo, sasabihin mo. Hindi nasisaling kailangan preacher ka para lang maipangaral mo yung tama, yung katotohanan. Kahit kapwa mo, Kristiyano lang, o ka-level mo lang siya sa iyong paglilingkod sa Panginoon, pwede mong gampanan na sabihin ang katotohanan. In season or in out of season. Napapanahon yan o hindi, basta ang katotohanan, sasabihin mo. Kung ano yung angkop na word na kailangan mong sabihin ayon sa pangangailangan nila, yon ang iyong sabihin at ipangaral. Amen po. So I hope na unawa natin lahat, tayo pong lahat ay pumikit for a moment, magkaroon ng silence in the presence of God. Lahat ng mga nasa bahay, magkapit-kapit po ng kamay at pansamantalang bulay-bulay natin sandali ang mga katotohanan na ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita at pangaral sa hapong ito mula sa kanyang banal na kasulatan. Yes. Bless you. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na inyo pong inireveal sa amin through your word this afternoon, O God. Wala pa lang kanina, hanggang ngayon, Panginoon, sa mga nagdang araw pa na nakatanggap din kami ng mga katotohanan mula sa iyong salita. Lord, we thank you dahil napapanahon o hindi, ay nagsasabi ka sa amin ng mga katotohanan. At salamat dahil pinagkatiwalaan mo kami ng iyong mga salita ay aming mapag-aralan, marinig, at maipamuhay. Lord, tulungan mo po anuman po yung mga tinuturo mo. May mga personal ka tinuturo sa amin. It is for us, Lord, your word today o sa mga nagdaang mga salitang tinanggap namin. Alam namin meron kang sinasabi sa amin. Ngayon, tulungan mo lang po na ang mga katotohanan at patuloy namin bulay-bulayin, Lord, from this time, kahit po kami umuwi na sa kanya-kanyang tahanan sa mga darating araw, patuloy mo paunawa sa amin. Patuloy mo, Panginoon, linawin at bigyan sa amin ng kahulugan lahat ng mga katotohanan
na inyo pong inayagan na marinig namin, Panginoon, sa iyong, mula sa iyong mga salita. Lord, tulungan niyo na pagkatapos namin mapakinggan ito, tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga katotohanan. At pagkatapos namin maunawaan, tulungan niyo kami na maipamuhay ang mga principle na pinaparating niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa araw nito at dalangin namin, Ama, lahat po ang mga nanay, Panginoon, sa araw na ito, pinagdiriwang po ang araw ng mga kananayan. Lord, salamat sa aming mga nanay, Panginoon. Salamat dahil ginamit niyo sila para kami ay isilang sa mundong ito, Lord. So, we thank you for them, O God. And we pray for our nanay, Panginoon, lahat po ng mga kananayan, dito po sa aming church, Panginoon, yung mga nanay ng bawat isa sa amin, Lord, at lahat po ng mga nakakapakinig ng mensahe nito, ng broadcast ito, Panginoon, yung mga nanay na nasa kanya-kanyang lugar ngayon, Panginoon, dalangin namin na patuloy yung pagpalain ang buhay ng mga nanay. Nagpapasalamat kami sa inyo para sa kanila, Lord. Continue, Lord, to bless them. Continue na bigyan niyo pa sila ng mahabang buhay, kalakasan. Kung hindi pa po nakakilala yung mga nanay namin, Panginoon, tulungan niyo silang makakilala. Touch them, Lord. At time will come, makasama namin sila sa iyong gawain, Panginoon. At kung sila man po ay kasama na namin, Panginoon, continue, Lord, to bless them in all aspects of their lives. At maging kami bilang mga anak, ay patuloy namin habang nabubuhay sila ay maipadama, maiparanas namin, Panginoon, yung sinasamin yung mahalin, igalang, at sumunod sa kanila, Panginoon. At kung hindi man yun ang sitwasyon ngayon o iba ang sitwasyon namin dahil hindi naging maayos, Panginoon, yung amin naging relasyon o kung ano man yung mga pangyayari. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ngayon na nakakilala kami sa iyo, binibigyan niyo naman kami ng mga spiritual parents na gumagabay sa amin, Lord. So kahit sa kanila maipakita namin ang gesture at kung ano ang amin nasa puso para mabawi namin ang kakulangan, Panginoon, na hindi namin magawa o nagawa sa aming mga magulang nung sila'y kasama namin o kung hindi man namin sila nakasama, Panginoon. So nagpapasalamat kami dahil kahit ano ang pangyayari, patuloy kang nagbubuo ng pamilya at isinasama mo ang bawat isa sa amin sa pamilya. Dahil yun yung setup mo, Lord. Yun yung plan mo, Panginoon, na kami ay lalago, iinit, magmamature, at lalong makakikilala sa iyo within the family na pinagkatiwala niyo kami, Panginoon. At Lord, kami ay magiging mga magulang din balang araw. Kung ano man ang pagkakamali ng aming mga magulang ay hindi na namin gagawin ito sa aming mga susunod na generation ng pamilya, Panginoon. Tulungan niyo na yung biblikal na paraan ng pagiging magulang at pagiging anak ay magawa namin dahil kami nakakilala na sa iyo, Panginoon. Kung ano sinasabi ng Bible, yun po yung aming gagawin, Panginoon. Lord, we thank you for your word at pagpalain niyo, Panginoon, lahat ng nagdiriwang na kaarawan sa araw nito, Panginoon, mula kay Leonard and to all others, Panginoon, na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Continue to give them more life, maging masagari yung buhay nila, patuloy sila makasunod sa iyo. Kung hindi pa nakakilala, baka kilala sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At pagpalain mo lahat ang aming mga disciple, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kabila ng wala kaming patuloy na pagkikita, Lord, sama-sama. Pero alam ko, Lord, sinusustain nyo sila, iniingatan at patuloy pang iingatan hanggang sa matapos po ang crisis na ito o itong quarantine na pinagdadaanan namin, Panginoon. Hayaan nyo kahit kami nasa kanya-kanyang tahanan at nakakapakinig lang kami sa live stream, naniniwala kaming kumikilos ang Espiritu Santo mo sa bawat isa sa amin. Kung meron mga karamdaman, panagagaling nyo sila, Panginoon. Kung meron mga nangangailangan, kakulangan, kakatagpuin at pupunuin nyo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Kung merong hindi maayos sa mga relationship, Panginoon, ang pag-ibig nyo ang babalot sa kanila para maayos. At kung merong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala, hihipuin nyo sila at sila'y makakakilala sa iyo sa tamang panahon mo, Panginoon. Lord, we thank you. And we also pray na hanggang sa matapos ang crisis ito, we declare, Lord, na hindi kami maapektuhan ng virus. At time will come, ang virus ito'y matutunaw at aalis na
sa bansang ito at babalik na kami sa normal, Panginoon. At lalo nga maging mainit kami na ipangaral, Panginoon, ang salita mo. At kahit po wala pa kami sa panahon na yan, na kahit narito kami sa quarantine, maging kagamit-gamit kami, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na ma-reposition namin ang aming sarili, Panginoon. Ma-reinvent namin ang aming sarili, Lord. Mas lalo kami maging creative, Lord, to express kung ano, Panginoon, yung pinapagawa niyo. Hindi kami mabalam, hindi kami mahadlangan ng situation. But the more, katulad ni Paul, kahit nakulong siya, hindi siya napigilan na mangaral ang salita kahit sa pamamagitan ng liham, Panginoon. Ginamit niya ito para, at marami na born again dahil dito, Panginoon. At kasama kami doon na abot ng kanyang mga sulat kung bakit po kami nakakilala sa iyo, Panginoon. So we thank you, Father. We bless you kami lahat in so many ways, in whatever ways, Panginoon, as long it glorifies your holy name, O God. Sa iyo po ang kapurihan, ang karangalan, at lahat ng pasasalamat at luwalhatian. At kami po ay dumalangin sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, i-bless niyo ang bawat isa sa amin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, at ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Okay, tapos na po tayo sa ating gawain, live stream. So yung mga sa weekdays, may iba-iba po tayong ginagawang gawain hanggang Sabado, ay manatili po tayong naka-tune in. So yun lang po kasi yung paraan ngayon na tayo nakakapag-aral ng salita, napipid tayo ng word. So from time to time, gagawin din natin yung mga Zoom or mentoring through Zoom or yung tinatawag na video call. Okay? So, God bless everyone. Happy birthday to all who are celebrating. Happy Mother's Day to all parents. Sa aking asawa, Happy Mother's Day. Sa aking nanay, wala na po siya. Sabihin ko, Happy Mother's Day. Sa lahat po ng nanay dito sa church at sa lahat ng nanay sa buong mundo, Happy Mother's Day. God bless. Maraming salamat po. Amen.